Hello, I'm back. Happy New Year, happy 2022. And I'm praying that we will get through this pandemic despite the emergence of the Omicron virus. I know that we will overcome. So we will start with an interview for year 2022. My guest is my assistant, production coordinator, and she is also a makeup artist. Please welcome Kim Santiago. Hi, Kim! Hi, Mirat! Kumusta? Welcome po sa ating mga viewers. Of course, si Mama Mary nasa likuran mo. Dapat behave ka. I guess the red. Yeah. Behave na behave talaga. knowing you, Kim, deboto ka talaga ni Santo Niño, ni Black Nazarene, ni Mama Mary. Talagang, para sa akin, hindi ko in-expect yan from you. But I appreciate yung mga tinatag mo sa akin, yung mga dasal mo, I appreciate that. Talaga nakikita ko yun. But I appreciate that. Tinasabi ko lang sa'yo. Kasi baka akala mo, hindi ako nagre-react. Pero totoo yan. Lahat naman tayo. Sa akin pa rin naman po yung ano, di ba binigyan niyo ako ng poon before? Alam mo ba Kim, pinanganak kasi ako sa October 7, Feast ni of Our Lady of Rosary. Kaya malapit talaga sa akin din. Hindi man ako matatawag na religious, pero sa loob ng puso ko, nandoon kasi I was really born October 7, Feast of Our Lady of the Holy Rosary. Kaya ganun talaga. May devotion tayo, hindi ko man pinapakita sa inyo, but I really devote myself to Mama Mary. Yes, diba? So, let's start, Kim, sa ating interview. Sure, para sa kapakanan ng mga nanonood sa atin, pakisabi naman kung sino si Kim Santiago. Ayun na nga. Hello po, I'm Kim Santiago, a full-time hairstylist slash makeup artist slash flower arranger slash coordinator po. Ni direct ka. Production coordinator. Yes. Okay. Yun. So si Kim is from Tondo. Magkapatid silang production coordinators ko. But I want to interview the brother on a separate episode. No? Gusto ko isa-isa para makilala nyo sila lalo. Kim, una sa lahat, isa kang hair, makeup artist. Tapos sabi mo nga, you do floral arrangement. And of course, production coordinator din kita, no? And ni Raymond, nagsishare kami. Apa.
Nagtitinda ka, nagtatrabaho ka rin sa isang salon malapit dyan sa inyo, correct, no? Simulat sa pool ba, mahilig ka ng magpaganda ng mga mukha? Actually, direct bata pa ako. Gusto ko talaga yung hilig ko yung mag-ano ng mukha, ng buhok, hanggang sa, nung time kasi na yun, direct, after ko ng high school, magka-college dapat ako. Nakapasa ako ng, ano, ng entrance exam sa PLM. Pero ang pangarap ko kasi, Japan. Nangarap ka rin na mag-Japan before. Ako, direct, mag-Japan. Okay. Kasi very syempre, hairy. Once nang pagka, yes, ganun na nga, direct. Kailangan Japan-Japan sagot sa kahirapan. Talaga sumagi sa isip mo yun. Ako. Na mag-Japan. Okay. Nagkataon po, naabutan ko tag-higpit na, tapos pinauuwi na yung mga entertainer. Ah, ito sabi yun. Opo. Medyo tinamad na akong mag-aral ulit. Kaya ginawa ko, sabi ko, may skills naman ako. Since bata pa lang din naman ako, sinasama na ako ng mga kaibigan ko na magugupit, magsiservice kaming ganito. Hanggang sa nag-aral po ako ng cosmetology. Then, attend ko mga seminars, mga ganito. Kailangan po kasi direct, once na ano ka, stylist ka, hairstylist, makeup artist, kailangan palagi may bagong trends. Correct. Kasi sa dami ng dumarating na bata. Parang sa atin, direct sa passion, di ba? Mm-hmm. Kailangan palagi kang may pasabog tuwing lalabas ang, ano, ang collection. So, ano yan, Kim? Nagagamit mo kasi din yan, di ba? Minsan, nakasama ka namin sa Puerto Princesa, not as a production coordinator, pero makeup. Pero syempre, nandun ka na rin lang. Sabi ko, kimali ka na, production coordinator ka na rin. Kasi yung makeup niya naman, ginawa niya before the show. So, wala na masyadong gawa ng show. So, tumulong din si Kim. Pero napansin ko nga si Kim, maano talaga pagdating sa aesthetics sa mukha, no? Direct. Tapos, anong satisfaction ang nararamdaman mo tuwing pinupuri ka sa mga gawa mo, sa mga kliyente mo? Actually, direct, super thankful. Kasi, syempre, sa dami namin, sa dami ng competitors, direct. Sa dami ng kalaban, sa dami ng umuusbong na bago, na mas magagaling, meron pa rin po nagtitiwala. Yun pa rin naman po, yun din ang palagi ko pong dasal na sabi ko nga po, huwag sana kagad malaos ang bakla. Kumbaga, hindi kasi naman syempre, siguro. Opo, syempre, direct, yun na po yung bread and butter ko. Mm-hmm. Yung pagsasalon, pag-makeup. So, kailangan talaga mag-redirect. Kim, kumusta ang salon ngayon na nag-pandemya? Actually, ngayon po, direct, medyo humina po talaga. Kasi, since natatakot po ang mga taong maglalabas, yung iba naman po, wala po talagang pera. At saka, wala naman din po silang pupuntahan ng mga social gathering. Kaya iba po, tamad na rin pong magpaayos. Pero bukas pa rin ang salon. Ako, bukas po kami direct. Pero syempre kailangan sumunod po sa mga healthy protocols. Sa mga safety protocols pala. So meron kayo sinusunod na gano'n? Ako, direct. So, may mga scanner, mga... Okay. Nag-invest din. Nag-invest. Oo. Kailangan. Tapos alcohol, di ba? Yung pag-hygiene. Ano, how do you call it? Yes, yung hina-hygiene nyo yung mga gamit nyo, di ba? Ako. It may sterilize. Sterilize. So, yun. Apo. I think that's a term. Kim, matanong lang kita. Siyempre may pumupuri. Apo. Meron ding mga hindi natutuwa, no, sa mga sa mga na-makeupan mo, nagawa mo ng buhok. Paano natatapos yung ganyang sitwasyon na hindi satisfied? Paano mo tinatackle yung ganung klaseng sitwasyon? Actually, direct, ano, meron po talaga kahit sabihin mo na sobrang tagal mo na sa industry at kahit sabihin mo sa sarili mo na marunong ka na. Mayroon kasi sabihin magaling na magaling. Kasi hindi naman po lahat talaga. Kahit sabihin natin gustong gusto ka, meron iba dyan na hindi magugustuhan ang gawa mo kahit ginawa mo na yun. Paano mo pinatakil yun? Pag sa akin kasi ganun, direct, kung ano po yung... Basta yung sa akin po, ibibigay ko yung 100% ko dun po sa mga, let's say, sa mga major nilang gustong pagawa sa akin, gaya sa buhok, sa makeup, binibigay ko 100% ko hanggang sa
nasa kanila na po yun kung hindi nila ma-appreciate. Pero Batangat maaari, direct, bibigay ko po ng 100%. Okay. Yung... Kim, ganito lang. Ganito lang. No? Bibigyan kita ng sitwasyon. Natatawa na ako, tatanungin ko pa lang. Anyway, paano naman kung talagang, you know, hindi pinagpala yung minikapan, tapos magre-reklamo pa. So ano, ay, Derek, may mga ganyan. Oh, may mga ganyan scenario talaga. So, siyempre, Derek, ikaw, minsan, pagka-once, siyempre, bading ka. May time na lumalabas yung ano natin, yung panabiro tayo, ganito. Minsan sinasabi, minaloko ko na lang kliyente, madam, ha, beautician po ako, hindi po ako magician. parang ako din, parang pag pinagagawa na imposible sa show, hindi, ano, gumagawa po ako ng show, hindi po ako magicare. Minsan dinadaan ko na lang sa ganun kasi hindi talaga may iwasan din. Oo, meron talaga. Meron talaga. Yun, sana lang yung ibang kliyente, sana ma-appreciate naman yung ginagawa kasi pinaghihirapan din naman nila yan. Sobra din. Kim, kilala kita bilang napakabait at napakapasensyosa. Marunong ka rin bang magalit? Marunong, nagagalit din ba eh. Pero, once na nailabas ko na, hindi kasi ako nagtatanim ng galit, Derek. Kumbaga yung sa akin, gusto ko puro peace of mind. Yung mas okay sa yun pag nailalabas mo na nasabi mo yung gusto mong sabihin. Nagagalit pero maya-maya wala na, Derek. Parang ikaw, Derek, di ba, minsan pag kami nalilate kami sa show. Eh, ang number one natin, syempre, kailangan, pag sinabi ni Derek, 7 a.m., kailangan, kung hanggang 6:30, nandun ka na, para wala nang yaw-yaw mamaya. Tapos pag nasabi na ni Derek mamaya, tapos na, parang ganun lang din ko, Derek. Tsaka diba sinasabi sa inyo palagi, positive lang, masaya lang. Yes, Derek. Diba? Like ko naman sinasabi sa gusto ko talaga masaya lang kasi Kim kasi it will show sa mga ginagawa natin, sa resulta ng trabaho natin, 'di ba? Masaya at positive lang, 'di ba? Kasi Kim, isa kang napansin ko talaga ito, no? Hindi sa binubuhat ko yung bangko mo, no? Napansin ko talaga, nakikita ko social media mo, even sa mga kwento mo, isa kang ulirang anak at kapamilya. Priority mo ang pamilya mo eh. Napansin ko yan. You're very, very close to your family. In the many times that I went to your house, nakita ko kung gaano kayo kalapit, gaano kayo ka talagang matatawag mong pamilya, no? Sa paanong paraan ka tumutulong sa pamilya mo, Kim? Actually, Derek, hindi naman po sa pagmamaganda. Ako po ay isang breadwinner po ng pamilya na. That's good. Opo, nung time po kasi na way back, bagets na bagets pa ako, may hanap buhay po kami, which is hug dealer po kami dati. Hanggang sa saan yan? Hug dealer kayo? Dito saan po, kayo Derek, based? Dito po nakabase sa Tondo, Derek. Sa Tondo. Kasi yung lugar po namin before, kung napapansin niyo, Derek, di ba, ilang beses kayo pumunta dito, medyo manalaki ang lupa na may mga parking. Dati po yun, doon po binababa ang ano dati, Derek, ang mga baboy na galing sa biyahe. Ah, okay. And then what happened? Ayun po, nung time na pinagbawalan na po, kasi bawal naman po talaga kasi yung amoy nga po. Siyempre mabaho kasi baboy po. Residential Derek. Residential. Opo, residential po. Pinagbawal na po yun hanggang sa medyo yung ibang kumukuha ng baboy, hindi na nakapagbayan. Naubos na ang pan. Kaya madali sa inyong gumanyan kasi malapit kayo sa Tondo Market, di ba? Madali kayo magbenta. Apo. And then? As ayun, Derek, medyo nung lumaylay na siya, sabi ko, hanggang dumating kami sa point na Derek, kung 100 pesos that time, ilang kaming nag-aaral? 4. Kailangan mapagkasya ni Mama yun. Yung 100 pesos, yung baon namin, yung pagkain namin na almusal, pati pamasahe. Kaya ang bakla na naging madiscarte, bata pa lang ako, Derek, high school, hindi ko kinahihiya yun. Yung mga teacher ko, sineservisan ko ng puts pa yan, Derek, sa bahay nila. Okay. Kasi wala pa po akong puts pa basin. Ang gamit ko lang, typical na basin lang, Derek. Ang gana.
Ano yun, para makatulong lang sa pamilya. Opo. Tapos si mama nang medyo nakaipon ako noon ng konting ano. Kasi si mama, di ba, direct masarap magluto. Hindi ka naman sa... I know. malapit na ang fiesta. Ano, ngayon, January 10 po ngayon, malapit na po ang fiesta kay Lakim. Kaya lang, level 3 naman tayo. Di ba, nakakainis. Ilang taon din ako nagpupunta dyan ng fiesta. Tapos ayun, direct na nakaipon ako ng konti. Pinagtinda ko si mama ng ano po, ng hapunan. Ah, so binigyan mo ng puhunan si mama? Opo, binigyan ko po siya ng puhunan. Okay. Hanggang sa, yun, nung nag-salon na ako, medyo nagdidire-diretso na, tulong ulit pa rin sa paakal ng kapatid, gastusin sa bahay, sa mga ganito. Kaya, ang bakla, walang love life. Ay, naku, kasi kailangan. Parang gusto ko maglabas ang picture ngayon. May nakita ko sa Facebook. Wala. May nakaganon pa sa katabi. Sa bus yata yun. Kala mo, hindi ko nakita, ha? Walang ganun, gusto, gusto mong tanungin natin ang mga tao sa tundo? Anong nangyari sa burol? Nailibing na din eh. Naku, Kim, siguro ka, kaya ka pinagpala. Kasi di boto ka ni Mama Merit sa kanila ng Santo Niño, yes, ng mga santo, ano? Talaga bang relihiyo sa kamulat sa pool? Actually po, direct naman ako siya dun sa namatay kong lola last year. Kasi po, direct ano yun, presidente siya ng isang Corsilio team. Ewan ko po kung alam niyo yun. Yung parang, Corsilio, alam ko yung mga Corsilio opo, na yan. Opo, yung mga ganun, direct presidente siya. Bata pa lang, sinasama-sama na ako ng nanay. Oh, hanggang sa yung may pabasa po kami yearly. Yung pabasa na yun, direct, medyo parang umano yung loob ko. Yung kumbaga, naiyak ako nung namatay siya nito lang. Kasi pinagpipilitan niyang ituloy na yung pabasa namin, which is hindi pa pwede dapat. Pero tinuloy ko, tapos ginawa niya direct lahat ng pabasa book namin. Pinali yung pangalan niya, binura niya na, pinalitan niya na yung pangalan. Pinalitan niya na yung pangalan ko. So, pinasa niya na po sa akin ang birth. Pero ano yun, parang nagbabadya? Paano yun? Kasi parang ganun nga po eh. Parang inabilin na sa'yo. Opo. Nung parang sabi niya, okay na ako. So, ikaw, Kim, na magtutuloy mo. Ipagpapatuloy mo yan? Opo, direct. Napag-usapan naman din po namin nila mama, nila papa, nila kuya. Sabi ko, basta pagka meron tayong ganito, share tayo, maituloy natin yung tradisyon ng matatanda. Oo, kasi sa'yo yung hinabilin eh. Tsaka mahal mo lola mo, di ba? I remember. Oo. Tapos ayan nga, si Mama Mary nasa likuran mo. Like ang ginagabayan, Kim, ano? Like ang ginagabayan. Tuloy-tuloy mo lang yan, Kim. Tapos isama mo rin kami sa mga dasal mo. Alam mo naman, makasalahan. Ay, direct, palagi naman. Hindi, palagi naman po. Kasama kayo lahat sa mga dasal ko. Nako, thank you. Kasi alam mo naman, lalo na nga yung pandemya, walang time to go to the church, di ba? So, Apo. Wala, sarili na lang muna, tsaka asa na lang sa ibang dasal, di ba? Yes, correct. Ayun, Kim, production coordinator din kita at ni Raymond Villanueva, no? Paano ka nasabak sa trabaho sa fashion and events production? Paano ka nakapasok? Kwento mo nga. Apo, direct, way back 2005, yun yung time direct na nakwento ko kanina na kailangan kong mag-pursige kasi nga nawala na nahanap buhay. Yun yung 2005 po, unang naka-discover sa akin. Actually, natambay ako sa bahay nila Alexis Balino, ni Kuya Alex. Mm-hmm. Nung time po na yun direct, magkakaroon ng fashion shows ng Istang Pinoy, ng DOT, directed by Direk Raymond Villanueva. Ah, kay Raymond, oo. Opo, kay Direk Raymond. Sabi ni Kuya Alex, bakla sumama ka para kumita ka. Nung nakita ko yung galawan, syempre pagka bakla ka, passion, gusto mo yun kasi, ay mas makakamit. Alam niyo ba, grabe ang forma niyan pag may show. Naku, grabe yan. Grabe yan. Anyway, tuloy lang, Kim. Tapos yun, sabi ko, ay gusto ko to. Tapos yung mga napapanood lang sa TV, yung mga nakikita ko dati sa magazine, nakikita ko sa dyaryo, sa mga
ay, makakatrabaho ko. Sabi ko, parang gusto ko ito. Tapos hanggang sa nagdire-diretso, direct, hanggang sa inabsorb nyo na rin po ako. Thank you, Derek. Mm, naman, oo naman. Kasi ang una kong trabaho naman sa inyo. Ano ba yung una mong work sa akin? Ang una kong work sa inyo, Derek, sa ano po tayo? Body shop. Sa Newport. Ah, okay. 2013. Yes, 2013. Mm-hmm. Okay. Yes. Tagal so, na rin natin magkakasama, Derek. Oo, okay lang. Di naman wala nang pagsisisi, di ba? Masaya lang tayo, di ba? Okay. Kim, kontento ka na ba sa ginagawa mo bilang hair and makeup artist sa isang salon and production coordinator? Are you contented with your life? Actually, Derek, sa hirap ng buhay ngayon, na ano ko rin na dapat maging content tayo. Pero mas, meron pa akong gustong i-explore direct. Kumbaga, alam ko sa sarili ko na meron pa akong kaya like, ilabas. May gusto. Like? Ang gaya po niyan direct, yung sa pag-aayos po ng mga bulaklak, sa mga kasal-kasal, sa mga ganito. Oo nga, oo. Opo, direct. Kumbaga, parang gusto. Kasi okay din naman po siyang. Yung kitaan niya, hindi man ganun sobrang laki. Pero alam mo yun, direct, yung fulfillment sa sarili mo na masaya ka kasi mahilig ka sa flowers, artist mahilig ka manbubutin. Oh, artist oh, ka. At saka minsan, di ba, nagkukurtina ka din, di ba? Meron ka din negosyong ganun. Yes, oh. Kailangan sumide line. Kasi yung boss grabe ko po ngayon, yung boss ko kasi ngayon, direct, isa po sila sa supplier ng mga ano talaga, high-end na kurtina sa buong Pilipinas. Hindi pa nga ako nakapagpa-kurtina sa iyo kaya ginanito ko 'yung angulo ng computer ko dahil makikita mo bintana ko wala pang kurtina. Hindi kasi Kim, kaya hindi ko pa maayos ito dahil balak magpa-ayos ng bahay. Kaya sayang naman kung papakurtina ako eh kung sigigibain din. Tsaka na siguro pag naayos na 'yung balur, palalakihin kasi 'yung kwarto, lalagyan ng terrace. So bahala na basta I will contact you. Kasi gusto ko naman ikaw magkurtina dahil kilala mo na ako, kilala rin kita. So, ano, basta itatawagan na lang kita pag ano na yan. Okay na yun. Ano, Kim, anong may advice mo sa mga gusto ring subukan ng sa larangan, ang larangan ng mga pinasukan mo? Pagkukurtina, pag-flower arrangement, yung pagsasalon, production coordination. Anong ma-advice mo sa kanila? Dapat, ano, don't stop believing sa sarili mo. Kailangan kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, pag sumikapan mo. Tsaka, hindi naman din agad-agad na makukuha mo agad yun. Yung nangyari sa akin, pwede hindi mangyari sa'yo. O yung nangyari naman sa akin, maaari mas higit yung sa'yo. But, alam mo yan, Beric, yung mas, ano kasi na, kailangan pag sumikapan mo eh. Kasi wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo din. Tapos, dapat mahalin mo kung ano yung ginagalawan mo. Kasi yung sa gantong ano natin, Derek, hindi naman lahat palaging pera lang. Correct. Dapat, number one, nag-i-enjoy ka. Dapat, masaya ka. Tsaka alam mo at yun saka minsan, yung... Kim, minsan magbibigay ka din. No? Yung indulgensya na sinasabi, hindi ako lahat pakabig. Diba? Kailangan okay ano rin minsan. At saka the same time, hindi ka pwede maging choosy, lalo na sa panahon yes, ngayon. Direct. Diba? Lalo ngayon, direct pagka sinabi kung dati ang single mo, ganito. Ngayon, ganito lang. Okay lang. Mahalaga. May pumapasok kahit maliit. May pumapasok. Nagrasya. Bukod sa may pumapasok, nagrasya, magpasalamat ka pa rin sa Diyos kasi may nagtitiwala pa rin. Correct. Correct. That's correct. So, paano mo nakikita ang sarili mo sa mga susunod na taon? Anong ultimate ambition mo sa buhay? Makapag-migrate na kami sa abroad. Charot! Hindi talaga. May plano? May plano? Hindi. Wala pa naman plano, pero pangarap ko yun, bata pa ako na. Saan? Particularly? Sa US. But what are you doing para matupad yun? Yun nga, Derek, kasi may mga nag-offer naman na work abroad. And since yung alam mo naman ang bading direct sabi mo nga di ba mga pamilya parang hindi ko kayang rinuwalay. Okay. Hindi ko kayang kaya so, medyo ng, nag-aano alam ba ng pamilya mo yan na meron kang ganung ultimate ambition? Actually hindi nila alam. Oh, so ngayon malalaman na nila. Yes, ngayon malalaman nila.
Pero hindi naman masamang mangarap. Sabi nga nila, libre. Yes, oh. At the same time, oh, kung mangangarap ka, Kim, ilagay mo talaga sa puso mo. Kasi oh, talagang ibibless ka, lalo pa nandyan palagi si Mama Mary sa tabi mo. Oh, tsaka, sige, sige. Tsaka dapat pag nangarap, Derek, hindi lang parang sa sarili mo. Dapat yung pag-asenso, may kasama ka, sabay-sabay kayo, di ba? Parang tayo, siguro, Derek, di ba, pagka binibigyan mo kami ng opportunity yung tumulong sa show mo. Bit-bit mo kami dahil kasama mo kami sa pag-asin. So, di ba? Kumbaga, oo naman, yung blessing na para sa iyo lang, yung para sa iyo, pinamamahati mo rin sa akin. Ay, naku, meron pa pala ako nakalimutan, Kim, no? Sabihin sa mga tao. Nagki-catering din yan, magkapatid na yan. Di ba, Kim? I-promote mo na ngayon. Sa mga gusto pong magpaluto ng kahit na ano, just contact lang po sa Facebook ko, Kim Santiago. Ay, alam mo, may kapareho kong pangalan. May kapareho kong pangalan. Baka malito. May cellphone number ka ba? Apo, pwede niyo pong contactin sa 0939-919-3282 or follow niyo po ako sa Instagram ko, Kim Pola, KHIMPOL. Yeah, no. Kasi sayang, Kim, eh. Negosyo din yan, eh. Diba? Kaya nga, pinasukan nyo na yan, yung pag-cater, pag-gagawa ng packed lunch or packed dinner. Apo. At least, kahit pa paano, masarap po. Nasubukan ko na po. No, isang project namin no November 18, umorder po kami sa kanila ng packed foods. Nasubukan ko na po. Masarap na. Sulit naman. Sulit naman ay, yung... Ay, natin, Derek, di ba kami din po? Ng Manila Hotel natin. Ay, oo nga pala. So, imagine ilang ano na. So, pwede na po silang tumanggap ng trabaho. Even sa pagpapaayos, no, Kim, no, pwede rin, no? Through those numbers, pwede ka rin nila makontak. Sa flower arrangement, pwede rin. At saka sa curtain needs ninyo. Apo. So, funeral arrangement, pwede din po. At saka kung gusto niyo magpatulong nag-coordinate sa prosesyon, kaya yes, din Kim yan. Yes, pwede. Naku, Kim, thank you. Alam mo naman yung gusto ko mangyari dito. Gusto ko lahat kayo ma-interview isa-isa. Ayoko nang magkakasabay para makilala kayo lalo. Any parting words, Kim? Ano pang gusto mo sabihin sa audience natin? Sa mga audience po natin ngayon, sa mga viewers natin, ano po tayo, keep safe always, then mag-pray lang po tayo matatapos at malalagpasan din natin itong pandemya po. At higit sa lahat, maghugas ng kamay, mag-alcohol, and wear face mask. Health protocol talaga. Protocols, yes! Ang ATF po ako. So, ayun, Kim. Thank you for this interview. Thank you, Derek. Thank you, everyone, for joining us. So, Kim,